Hi everyone! Welcome back to my channel. Again, this is KristineTelly. And for today's topic, I want to share you a topic for the Holy Week. So if you're ready for that, please stand by, cause coming up. So, magandang araw po sa inyong lahat. And today is what we call the Holy Wednesday, no? So, happy Holy Wednesday sa inyong lahat. I hope that all is well, no? So, as we all know, we are now in our Holy Week and it's now ECQ here in NCR. So, I just find this perfect time for my niche also. As we enter to Monday, Thursday, tomorrow, I want to share you this message. Gusto kong kunin yung pinaka-message ko sa inyo in this verse. So, it's 2 Chronicles 20:15. It says that, "And he said, Listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Thus says the Lord to you, Do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours, but God's." So, that's our key verse. So, diba, during Holy Week naman talaga, it's holiday, right? Kasi we are called to remember and to recall all the sufferings and of course, most importantly, the love of God that He demonstrated when His Son, Jesus Christ, died on the cross, right? So, dapat yun yung inaalala natin and dapat yun yung makita natin. Makita natin yung essence nun, especially at these times. In short, we should appreciate the glory of crucifixion and resurrection. Obviously, we are in the middle of COVID-19 at sa kung ano-ano pang variants nito. Ang dami-daming variants sa halos lahat ng bansa sa buong mundo, right? And marami sa atin, definitely, nahihirapan, right? Iba-ibang forms lang yan. So, sa iba at sa marami, financially, no? Maraming business ang nag-close, maraming trabaho ang nawala. Maraming nahihirapan emotionally. Ang daming nai-stress, nadi-depress, right? So, that's why we really have to be careful also sa ating mga pinupost, sa ating mga nakikita in the social media. Kasi nowadays, especially in this times na nagkakaroon ng quarantine, wala tayong ibang nakikita. General, majority ng ating nakikita ay ang ating mga social media lang, right? Aside sa mga taong nakakausap natin at nakakasama sa loob ng bahay. Economically, we are down. The whole world, not only the Philippines, right? Education, yung ating food industry, yung ating tourism, lahat, right? So, worldwide, economically, is suffering. Kung madami noon ang naghihirap, especially in the Philippines, mas marami ngayon. Maraming tao and maraming institutes na ang nagagalit sa government natin at sa mga politicians natin that are supposed to lead this kind of situation for the betterment, right? But most of the time, people see that they are failing, kaya marami ang nagagalit, marami ang na-frustrate. At higit sa lahat, ang nakakalungkot in this kind of situation, marami ang nagkakasakit at marami ang namamatay. So, lahat tayo, no, most of us, we are aware how frustrating the situation is nowadays. Actually, we are in the middle of a battle. At hindi lang ito basta-bastang battle. This is pandemic. Even me personally, I have my own struggles in this time of COVID-19, no? But despite that, I personally choose to speak positive things and to share the bright side of our story. I mean, I don't have
anything against doon sa mga taong they release their frustrations and they release their confusions, no? I understand them. I know where they are coming. But in my case, I choose to speak the positive things. That's why I am doing this. Pero ngayong Holy Week, no, I pray na we give all those struggles and all those difficulties na nararanasan natin personally, no, to the Lord. I pray na maibigay natin yun at ma-surrender natin lahat ng iyon sa ating Lord. Walang iba kundi kay Lord. Come to think of it, so in these times, we should remember what happened during the crucifixion, right? So, during that time, pinahirapan si Jesus. We all know the story. Kahit mga bata, alam yan. Pinahirapan siya. He has been whipped. Pinaghahampas siya nung masakit na something na may mga tinik-tinik or mga basta matalim siya. That made his body na mukhang punit-punit na, halos magkapunit-punit na yung katawan niya that time. So that happened to him because that time after siyang hampas-hampasin at pahirapan. After siyang pahirapan at paghampas-hampasin, pinagbuhat siya ng napakalaki at napakabigat na cross. So, ginawa niya yun because... And after that, di ba, tinusukan pa siya ng tinik-tinik na corona here, right? Bilang sarcasm sa kanya dahil sinasabi niya siya ang king, siya ang messiah, no? Siya ang anak ng Diyos. So, tinusukan siya ng corona dito na tinik-tinik. And he really bled. Yung ulo niya talaga nagdugo. So, that happened because pinako siya at namatay siya sa cross because it's all because for you and for me. It's all because of your battles and it's all because of my battle. Ibig sabihin ng battle dito ay lahat ng problema mo at lahat ng problema ko. Lahat ng pinagdaraanan mo at lahat ng pinagdaraanan ko. Siya ang magbubuhat para sa'yo. Siya ang masasaktan para sa'yo. Siya ang lalaban para sa'yo. Siya ang magdadala sa atin palabas ng pandemic na ito. Hindi yung mga tao sa paligid mo. Hindi mismo yung gobyerno, hindi mismo yung presidente, at hindi mismo yung ibang bansa. Si Lord ang maglalabas sa atin victoriously in this kind of situation. Kaya hindi na natin kailangan ma-frustrate ng todo-todo, ma-depress ng sobra. Wherever you are right now, in whatever situation you are right now, you don't have to go through that alone. Hindi mo kailangang mahirapan ng todo. Hindi ka nag-iisa. The battle is the Lord's. Surely, mapagtatanggumpayan din natin ang lahat-lahat ng ito. Mapagtatanggumpayan mo rin lahat-lahat ng struggles na dinaranas mo ngayon in your business, in your family, at in your love life maybe, or in your studies, or in your health. Because God already died in the cross and He won the battle when He was raised to life on the third day. Jesus has overcome the grave. So there's nothing in this world na hindi niya kayang mapagtagumpayan dahil mismo yung kamatayan niya, napagtagumpayan niya. Yung problema mo pa kaya sa pamilya mo? Yung problema mo pa kaya sa kalusugan mo? Or yung problema mo pa kaya sa business or sa finances mo, hindi niya mapagtatagumpayan for you? All the battles that we have right now has already been won. Sure win na tayo. Kailangan lang nating pagdaanan ang mga ito sa ngayon dahil may reason ang Diyos. We may not understand it right now, but someday we will know that it's for the betterment. So I wanna end with this quote. All the battles that we have right now, deal with it, but don't fight with it, because the battle is the Lord's. So yun lang, guys. I hope that you are blessed, kahit konti sa aking inishare today. And if you are blessed with it, if you are touched with it, no, I hope that you can also reach out your friends or other people, your family. So please feel free to share or like this video. And maraming salamat again for staying with me up to the end of this video. Kita-kita tayong muli sa susunod kong video.
kayo. Again, happy and peaceful Holy Week to every one of us. I hope that everyone will ask will be able to reflect and to find hope in the middle of this situation through Jesus Christ our Lord. That's it. Thank you so much and goodbye!